my channel. So for today's video ay mag-update ako sa inyo or mag-share ako tungkol dito sa sliding invitation na pinapurchase or ina-avail ninyo. So I am making this video para doon sa mga customers ko or mga clients ko na nag-avail na ng mga sliding invitations and may question sila tungkol doon sa isang video na ginawa ko noon. So yung video na yon is another step kapag nag-avail sila ng sliding invitation. So they need to do that before printing or cutting and assembling the sliding invitations. So I am making this video to update you guys kung anong nga ba yung kailangan nyong gawin kung bago ninyo i-print ang inyong sliding invitations. So there are two reasons or purpose of this video why I'm making this video. First is because dahil doon sa isang video ko if they need to do that step pa. And second ay yung nagiging problem or na-encounter na problem ng mga clients ko tungkol naman doon sa pag-print ng back-to-back. So yung back-to-back ay para doon sa second and third layout. So yun yung insert doon sa ating sliding invitation. So to all my future customers or clients, yung old video na ginawa ko before, which is yung kung paano ninyo i-adjust yung sliding invitation layouts na pinasa ko sa inyo na kailangan yung ayusin pa sa Microsoft Word ay hindi na kailangan gawin. Yes, you do not need to do that step anymore. It's because in-adjust ko na yung ginagawa ko na layouts. So, yung layouts na pinapasa ko na sa inyo ay naka A4 size na. So, ang gagawin nyo na lang ay direct printing na lang siya. Sa old video na yon, ipinakita ko doon kung ano nga ba yung mga margins na kailangan nyong gawin sa Microsoft Word. And then, ilalagay ninyo doon yung invitation layouts or yung sliding invitation layouts na binigay ko sa inyo para magiging align yung second and third layouts ninyo pag ipiprint nyo na siya ng back-to-back. Pero ngayon, hindi nyo na kailangan gawin yun. It's because in-adjust ko na yung layouts na pinapasa ko sa inyo and kailangan nyo na lang siya na i-print. Ina-direct print nyo na lang siya. Wala na kayong kailangan gawin doon sa Microsoft Word para i-adjust yung mga alignments. And the second reason or purpose of this video, I will be showing to you kung paano nga ba siya ipiprint ng back-to-back. I mean, many or lots of my customers or clients are asking kung bakit daw ba hindi aligned yung pagkakaprint nila ng kanilang sliding invitation para doon sa second and third layout. And nagsasabi din ako ng mga possible reasons kung bakit nga ba nagkakaroon ng pagkakamali doon sa mga piniprint nila. So magbibigay ako sa inyo ng mga ideas or yung mga kailangan ninyo na i-check kapag magpiprint na kayo ng inyong sliding invitation na back-to-back. So ito yung mga main reasons kung bakit nga ba hindi nagiging align yung pagkakaprint ninyo doon sa sliding invitations ninyo. So yun ay ipapakita ko sa inyo sa video na ito. So of course, hindi ko may papakita sa inyo yon kapag hindi ako magsasample print. Since ang back-to-back lang naman doon sa ating sliding invitation ay yung second and third layout, which is yung insert doon sa ating sliding invitation. Kaya nag-print na ako, nag-sample print na ako doon sa first page or yung first layout, which is this one, yung sa parang pinagka-envelope ng ating sliding invitation. So ito yung ginamit ko na sample since June 24 yung kanilang wedding. So ito yung ginamit ko na sample. Ayan, nakapag-print na ako nitong first layout. So ipapakita ko naman sa inyo or I'll be showing you kung paano naman ipiprint yung ating second and third layout. So siguro doon sa ating second layout, masyadong madali na lang yon since hindi pa naman siya ipiprint doon sa likod or wala pang print yung likod niya. So I'll be showing you the steps I am making when printing the second and third layout of our sliding invitation layouts. So for my inserts, I am using photo paper double-sided glossy in 200 GSM. So naglabas na ako ng sample and this one. So ito is double-sided glossy, back-to-back siya na glossy. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung kailangan na ayusin sa printer before printing yung ating second and third layout. So this is the printer I am using. This is Epson L3210. And it is already on. So, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung need ninyo na ayusin kapag magpiprint tayo ng ating sliding invitations. So, of course, ito yung tinatawag natin na feather. So, dito natin nilalagay or this is where we put our papers. So, ito yung aking photo paper. So, ito yung tinatawag natin na feather.
and dito natin nilalagay yung ating papers. So this is one of the reason kung bakit nagkakamali tayo ng prints or yung mga clients ko nagkakamali sila ng print or hindi align yung kanilang piniprint na back to back. It's because hindi nila naia-adjust ng maayos itong adjuster. So make sure na ito ina-adjust natin kung ano nga lang ba yung size ng ating paper. So make sure na nakasagad siya dito sa paper. Isa ito na dapat chine-check ninyo before printing. So, dapat hindi nyo siya hahayaan na ganyan or masyadong maluwang yung lagayan ng ating paper. Dahil kapag magpiprint na tayo ng ating second layout, may possibility na hindi talaga mag-a-align yung print natin dun sa third layout sa ating second layout. So, make sure ninyo na sagad or naka-adjust talaga itong ating adjuster dito sa ating paper. So, isa ito sa lagi kong pinapacheck sa mga clients ko kung nagkakamali sila ng printing. Let me show you now my screen. And as you can see, here are the other two layouts of the design that I chose to print today. So, this is my second layout and this is the third layout. So, ngayon, ipiprint ko muna itong ating second layout. Para i-print ito, ang ginagawa ko lang ay Control P. So you need to click in your keyboard the Control and P or Control plus P. And ito ang lalabas. So as you can see, this is my second layout. For the paper size, we need to double check the paper size that we are using to print our layout. So as you can see, this is not the correct paper size. So I need to change this into A4. So we have to choose the A4 size. And then I am going here in printer options and print settings. The media type it should be photo paper glossy because I am using a photo paper that is glossy. So I'll be using that one. And the print quality is quality as is na yan. And then i-okay ko na lang siya. And then goods na ako dyan. And then print na lang siya. So ganun lang yung ginagawa ko bago ko i-print yung aking layouts. So print na. Sasabayan niyo ako kapag magpiprint din kayo. Ayan, so here is my second layout. Na-print ko na siya. So, ilalagay ko lang muna siya dyan. And I'll be showing you again kung paano ipiprint or isi-set up yung ating third layout. So, na-print na natin itong ating second layout. Next is our third layout. So, ito yung ipiprint naman natin doon sa likod ng ating second layout. So, ganun lang din yung process niya, ganun lang din yung steps na gagawin natin kung ano nga ba yung ginawa natin dito sa ating second layout. So, of course, dapat make sure na ito yung active dito. And then, i-control P or plus P lang natin siya. And then, may lalabas dyan. Ayan. So, as you can see, this is our third layout. I am always telling this sa mga clients ko that they have to make sure doon sa paper size. Since I am using an A4 size layout, so yun din dapat yung kanilang pipiliin dito sa ating paper size. So, always make sure na dapat naka A4 size dito sa ating paper size. A4 size. And then same process dito sa printer options. I am changing the media type into photo paper glossy. And then okay. Before ko kiniklik itong print, of course, I need to show you yung kailangan gawin doon sa printer. Ito na yung ating second layout. So, ano nga ba yung kailangan natin gawin dito? Of course, kailangan lang natin na baliktarin ito since ito yung lumabas na una dito sa ating printer. And kailangan lang natin siyang baliktarin. I know many of you or all of you alam na kung ano yung kailangan gawin dito. So, ang gusto ko lang nasabihin sa inyo is to make sure na tama ulit yung ating dito, yung paglalagyan sa feather or yung adjuster natin dito. So, isa ito sa pagkakamali din ng mga clients kaya hindi nila napiprint ng aligned yung ating second and third layout para sa sliding invitation. Yan, nilagay ko na yung aking second layout na may print na siya. And make sure nyo lang na laging sagad itong adjuster natin dito sa ating paper.
para hindi siya gigewang-gewang at magiging aligned talaga yung print dito sa ating likod ng second layout. So, mamaya, papatunayan ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo talaga na aligned yung ating second and third layout natin. So, of course, print na natin, i-click na natin yung print. So, ito na yung ating second layout at may nakaprint na na third layout dito sa kanyang likuran. Para ma-prove ko sa inyo na tama yung ginawa natin or tama yung mga steps or yung mga tinuro ko sa inyo, of course, ikakat natin ito para may pakita ko talaga sa inyo na tama yung ating ginawa. So, here's our prints. Ayan. Ito yung ating second layout and ito naman yung ating third layout. So, I suggest na dito kayo babase sa ating second layout. So, etong line na dito is our guide kung saan tayo magkakat nitong ating sliding invitation. Dahil kung dito kayo magkakat sa likod, may margin of error akong nilagay dito para sigurado tayo na walang puti or walang itong plain na puti ang masasama doon sa loob ng ating layout. So, kapag kinat natin ito, meron talagang excess dito na prints. So, make sure na ito yung ikakat natin yung nasa harap dahil ito talaga yung size ng ating sliding invitation insert. So, i-start ko nang ikat ito para mapatunayan ko sa inyo na tama yung ating ginawa. To be honest, I made a little mistake. So, dapat hindi tayo magka-cut dito. Dapat dito ako magka-cut. So, huwag niyong susundan itong cut ko na ito, okay? It's because makaka-cut natin yung bride sa likod. So, I'm sorry. That's my mistake. So, yun. Dapat dito tayo magka-cut sa may gilid. Huwag tayo magka-cut dito sa plain. Because nandyan yung ating bride picture. So, the reason why I am putting the bride clip art dito sa likod, it's because sayang yung space since wala din namang print dito and pwede pa natin gamitin. So, that's the reason why. So, ayan, huwag nyo na akong gayahin. I made a mistake here, so I'm so sorry. Kaya huwag nyo na lang gayahin yan, okay? Para dito ay manual cutting ko na lang siya by scissors. Kasi totoo na mahirap talaga siyang ikat dito dahil hindi makikita yung edge niya dito or yung corner niya dito sa bandang yung dito. Kaya may possibility na maisasagad natin yon and makakat natin yung ating printouts. Since ang purpose naman talaga nito is para may pakita ko sa inyo na tama yung ginawa natin, naka-align talaga yung ating third layout dito sa ating second layout. So, here is our second layout. Ayan. And now, I'll be showing you our third layout. Tcharan! So, as you can see, walang naiwan na white dito. Ayan. And naka-align talaga yung ating third layout. And ayan, makikita ninyo nakapasok talaga or nandito talaga mismo sa loob ng ating paper yung lahat ng mga kailangan nating makita dito. Ayan, so ito yung kanyang itsura. And then ang next nyo na lang nagagawin ay i-assemble ang inyong sliding invitation layouts. So ito na yung ating sample prints ngayon. So itong ating first layout, wala tayong problema dito. Direct print nyo na lang ito. And ito naman yung ating second and third layout. So, naka-align talaga siya. Wala tayong problema na dyan. And kailangan nyo na lang siya na i-assemble. Ayan. So, sana nasagot ko yung mga questions ng mga clients ko or yung mga future clients ko dyan. Sana nasagot ko yung mga questions ninyo
kung papaano nga ba mag-print ng tama ng ating sliding invitation layouts para sa second and third na layout or doon sa ating back-to-back. And nasagot ko na din kung kailangan nyo pa bang gawin yung sa Microsoft Word para i-align yung mga layouts natin, which is hindi na, wala na kayong kailangan gawin. Ipiprint nyo na lang yung ating sliding invitation layouts. And sa mga nakaka-encounter naman ng problem while printing yung kanilang invitation layouts, yes, ayan, nasagot ko na din, naipakita ko na din sa inyo yung mga reasons kung bakit nga ba hindi align yung pagkakaprint ninyo. So, dahil siguro yun sa paper size, hindi ninyo siya naayos. And doon sa ating feather ng printer, yung adjuster dapat sagad talaga siya. And kung talagang nanonood kayo ng mga videos ko, hindi talaga ako nag-English. So, ngayon lang ako medyo nag-English ng konti lang naman. So, sana huwag ninyo ako i-judge na medyo maarte ako ng konti ngayon. It's because madami akong nababasa sa comments na sabi nila mag-English daw ako dahil I have a lot of audience outside the Philippines. So, at least kahit konti, I tried my best para ma-explain ko ng kaunti din and maintindihan nila yung sinasabi ko sa mga videos ko para makasunod din sila ng kaunti. Dahil as in, kahit i-check ko din sa aking YouTube, sobrang dami ko talagang audience outside the Philippines. So again, thank you so much for watching my videos. Sana nasagot ko na yung mga questions ninyo, and kung may mga requests and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!